Okay, hello everyone. Welcome to another lecture dito sa Social Psychology. Today, we are going to talk about self in a social world. This is part 2 of my lecture on this topic. Kung hindi niyo pa napanood yung part 1, I highly recommend panoorin niyo muna yon before you continue watching this, okay? So anyway, for today, we are going to focus on two social psych concepts: self-efficacy and self-presentation. Yung self-concept and self-esteem, yan yung diniscuss ko nung part 1, which again, I highly recommend panoorin nyo. So let's start with self-efficacy. Ano bang ibig sabihin ng self-efficacy? The certainty that one can successfully meet a challenge. A more popular term for self-efficacy would be self-confidence, or sa Tagalog, kumpiyansa sa sarili. Ito yung madalas nating ginagamit na term sa everyday life. Alam mo, ang taas-taas ng confidence ko. Uy, alam mo yung kaibigan ko, ang baba talaga ng self-confidence. Pareho lang yun sa self-efficacy. Self-efficacy is the term that we use in journal articles if we want to sound more technical. Kumbaga, ito yung parang scientific term ng self-confidence. And one of the guys na talagang super popular when it comes to this concept was the late Albert Bandura. Kapag psych major ka, lalong-lalo na kapag nag-aaral ka ng social psychology, hindi pwedeng hindi mo kilala si Albert Bandura. So please, as psych majors, you have to know who Albert Bandura is. Okay? He is one of the experts talaga in the field of self-efficacy. In fact, he has an entire theory on this. It's called the self-efficacy theory. And he wrote about that theory in a book entitled, ito, Self-Efficacy by Albert Bandura. It's one of the books I highly recommend that you read, lalong-lalo na kung interesado kayo sa topic ng self-efficacy. Alright? Now, I don't want you to be confused. Ibang-iba ang self-efficacy sa self-esteem. Remember, in my previous lecture, self-esteem has something to do with value, or sa Tagalog, halaga. Gaano kahalaga yung sarili mo? Iba yon sa self-efficacy. You can feel important, but that does not mean you are confident. At maraming taong ganyan. Feeling nila VIP sila, pero sa totoo lang, wala silang confidence sa mga sarili nila. That's possible. Because efficacy and self-esteem are two different concepts. Also, self-efficacy is measurable. Pwede nating sukatin yung self-efficacy in psychology by the use of different psychological instruments. So, hindi lang tinatantya kung gaano kataas or kababa yung confidence mo, pwede nating masukat yan. One of the most popular instruments that measure self-efficacy, yung General Self-Efficacy Scale. Ito yung mga items, no? I-zoom in natin para meron kayong idea kung ano ba yung mga sinasagutan na items dyan. Number one, I can always manage to solve difficult problems if I try hard enough. That's number one. Number two, if someone appears to go against me, I can find a way to get what I want. So items like that, basahin nyo na lang yung items 3 to 7, yan yung mga items that reflect self-efficacy. So these instruments will require you to answer these items in a Likert format. So yan, no? In a scale of 1 to 4, 4 being the highest, 1 is the lowest. So mas mataas yung sagot mo per item, mas mataas yung total scores mo per item, that means mas mataas yung efficacy mo. Mas sumasagot ka ng 1, mas mababa ang self-efficacy mo. Now, for those people who are high in self-efficacy, ano yung translation yan in everyday life? Anong itsura nila? What do they say? A person high in efficacy is more likely to say the following words. Si Mayweather Jr. Para sabihin mo na ikaw yung pinakamagaling mag-boxing. Yung ibang boxers, ano lang sila? A, B, C, 1, 2, 3. Very basic. Ikaw, master ka. Sabi ni Mayweather Jr., I am 4, 5, 6 levels above them. That's why I'm able to beat them. Diba? Yung mga ganyang words. Ibig sabihin yan, mataas ang self-efficacy niya. Kaya ako, ang hypothesis ko, if you find Mayweather Jr., pasugutan mo. Let him answer this instrument for sure. Puro 4 ang isasagot niyan from this instrument. The same thing with LeBron James. Ang taas ang self-efficacy niyan.
for you to say that you are the best basketball player in the world in front of media, siguro naman mataas ang self-efficacy mo. Got that? So yun ang translation ng mga tao na matataas ang scores from the self-efficacy scale. Now you have to understand, no, in connection to what I'm saying, that self-efficacy is psychologically important. Mahalaga sa tao na yung level ng self-efficacy niya more or less mataas. Why? Studies show there are a lot of good things that happen to us psychologically kapag maganda ang self-efficacy natin. Such as, number one, self-efficacy predicts school achievement. Mas mataas ang self-efficacy ng estudyante, mas ganado siya mag-aral, mas magaganda yung mga grades na nakukuha niya. High self-efficacy predicts job effectiveness. Yung mga employees na matataas ang self-efficacy, sila yung efficient sa trabaho, sila yung madalas na napopromote, sila yung maraming nabebenta, sila yung magaganda ang performance. That's why if you are working in HR, one of the things that you want to happen inside the organization, specifically to your employees, magaganda, matataas ang mga self-efficacy nila. Did you know that having high self-efficacy predicts wealth, pangpayaman, kapag mataas ang self-efficacy mo? Because you are so confident with yourself, you take big risks, and those big risks at times will give you big returns. Kaya mabilis ang pagdami ng wealth ng mga tao na matataas ang efficacy, especially in the field of business. Kasi ang business talaga, isa sa mga predictors na magiging successful ka is your ability to take big risks. And of course, sports performance. Very related din ang self-efficacy in the field of sports, lalong-lalo na within sports psychology. Athletes who maintain, who sustain their self-confidence are more likely to be better athletes compared to athletes na mababa ang self-efficacy. So I want you to realize here, no, in connection to all these things, itong slide na to, well, ang pinaka bottom line dito is if we want efficient social behaviors in our social world, gusto natin magaling yung performance sa mga tao in the social world, one way to do that is to ensure na maganda ang self-efficacy nila. From teachers, students, parents, leaders, if they have healthy levels of self-efficacy, they perform better, which makes our world a better place. Diba? Magaling magturo yung mga teachers, ganado mag-aral ang mga estudyante, magaling mag-parents ang mga magulang, yung mga leaders natin, talaga namang they serve the people because of their leadership skills. Magiging maganda yung social world natin. And again, let me repeat, ano ang susi para mangyari yan? We sustain people's self-efficacy. Kaya one of the spiritual teachings in Christianity is we should maintain, we should sustain each other's self-efficacy. Hindi yung sinisira natin yung self-efficacy ng isa't isa. Diba sinabi ni St. Paul yan, no? Encourage one another and build each other up because it makes the society a better place via healthy levels of self-efficacy. Unfortunately, in our society today, lalong-lalo na merong social media, mas madalas yung mga tao nagsisiraan, destroying each other's self-efficacy. And that could explain why social media is one of the risk factors to mental health. I've read a lot of studies on that, na marami mga tao, the more they use social media, pumapalya, pumapangit ang mental health. Why? One possible factor is yung siraan, yung cancel culture in social media. The more you use social media, the more you are active in social media, more likely you will be canceled, you will be bashed, you will be put down, risking your self-efficacy. Kaya bumababa yung mental health. Okay? So let me give you some applications about self-efficacy. Saan ba natin nagagamit to in our everyday life? Of course, in the field of sports. Kaya ang self-efficacy, talagang major topic yan in any sports psychology textbook. If you want your team to be unbeatable, if you want your team to perform well in a season, what should you do? Kailangan matuto kayo ng efficacy management. Hindi nyo papabayaan, kung ikaw yung team manager or kung ikaw yung coach, hindi mo papabayaan na yung confidence sa mga athletes mo bababa. Because studies show in sports psychology, the more or the better
athletes or teams sustain their confidence, the higher the chance of winning the sport. Kaya isa ito sa predictors kung bakit ang isang team nagcha-champion, kung bakit marami yung panalo nila, because the team, the different athletes in the team, the teammates are able to sustain each other's self-efficacy. O kaya nga, hindi natin pwedeng hindi i-relate yung nangyari sa UAAP. Diba? Nag-champion ang De La Salle University Green Archers. Pero it was not an easy road. Okay? Game 1 of the finals, Archers versus Fighting Maroons, tambak ang Green Archers ng 30 points. In the psychological level, ano ang hypothesis natin? Ano ang pwedeng mangyari? O ano kaya yung nangyari sa mga athletes natin after this game? Mababa ang self-efficacy. That's why we were really in great danger entering game 2. Kasi for sure, kung tinambakan ka ng 30 points, grabe yung epekto niyan sa self-efficacy mo. But thank goodness, we have good coaching staffs that they are able to sustain our athletes' efficacy in spite of this big loss. Kaya ang turning point talaga ng entire finals series would be game 2, where the Green Archers went back. Binawian nila, natambakan yung UP Fighting Maroons, 82-60. Ito talaga yung turning point. At bibilib ka talaga sa mga coaches involved in this team because they were able to sustain the efficacy of our athletes in spite of this big loss sa game 1. So, ibig sabihin, siguro lumagpak ng konti yung efficacy ng mga athletes natin, but it never went all the way down. Na-sustain. Kaya nakabalik tayo ng game 2. And that win, talagang yan na siguro yung pinaka-nagpataas ng self-efficacy ng Green Archers to the end level, boom, we went on to win the championship. O, kaya ako naniniwala, ano ang nagpapanalo sa Green Archers? It's not the talents, it's not the skills. We already have that. We know that. Tignan mo naman yung lineups ng Green Archers. Ang dami nating athletes who can perform well. But the main predictor kung bakit tayo nanalo ng championship, we were able to sustain our efficacy in spite again of this big loss. Kaya kudos, talagang congratulations to the coaching staff who were involved to sustain our athletes' self-efficacy. Maliwanag. Application number 2 of self-efficacy is you can also use self-efficacy to demolish a person's performance. Although I don't recommend you do this, ha. Hindi ko to tinuturo para gawin ninyo. Tinuturo ko ito para maintindihan nyo kung bakit ito ginagawa in the field of sports. Yung tinatawag nating trash talking. What's the psychology behind trash talking? Ginagawa yan para bumaba yung self-efficacy ng kalaban mo. Which is, most likely, magaling. Karamihan naman ng tina-trash talk yung mga magagaling eh. Diba? Para kapag nasira yung laro ng star player, most likely, matatalo yung team. Diba? So, yan yung social psychology of trash talking. The reason why you trash talk, again, I don't recommend you do it, but the reason why this is being done is to destroy a person's confidence. And there are 3 basic ways on how to destroy confidence in the field of sports. So, like, number 1, you identify your opponent's weakness. Wala ka namang shooting eh. Mabagal ka, hindi mo ko mahahabol. Yon, sabihin mo nang sabihin yon hanggang sa masira confidence niya, maapektuhan yung performance niya. Or you can also magnify that opponent's weakness. Ito medyo OA. Nakaisang daang tira ka na, wala pang pumapasok. Pero sa totoo, nakatatlong tira pa lang siya na walang pumapasok. But you exaggerate it, right? To destroy your opponent's efficacy. Or, pwede namang focus ka sa sarili mo, you exaggerate your strength to make your opponent feel inferior. Diba? So, sasabihin mo na wala, sobrang shooter ko, hindi mo ako mababantayan. Diba? In English, you can't guard me. Yan. Marami mga NBA players, ganyan ang pagtatrash talk. You can't guard me. Nagigets ninyo, no? Yun. And by the way, no, trash talking in sports can be verbal. Mga sinasabi, that's why words are very powerful in the field of sports, or pwede rin namang non-verbal. Yan. Usong-uso yan. For those of you who play basketball, yung too small na gesture.
That's a trash talk in itself. Eh. When you take a shot, tapos pumasok yung tinira mo, anong gagawin mo sa defender mo, sasabihin mo sa kanya, you're too small for me. Ayun. Merong social psychology doon. What's the aim? Sirain mo yung self-efficacy ng opponent mo para yung performance niya bababa, you are more likely to win the game. Pero ulitin ko lang, ang kulit-kulit ko, I don't recommend you do that. Please, play the sport fairly. Diba sana, pag natalo mo yung opponent mo, it's because physically, mentally, mas magaling ka compared to your opponent. Hindi yung pinull down mo siya kaya ka nanalo. Maliwanag. So that's self-efficacy in the field of sports. Alright? Now, given the fact that self-efficacy can go down and it's not good, remember the principle, pag mababa ang efficacy, it negatively affects our performance. Na-sustain mo yung efficacy mo, mas maganda ang performance. Therefore, gusto natin ma-sustain. Paano natin mapoprotektahan yung self-efficacy natin so that it remains in healthy levels? Well, the first step is you have to identify the threats. Merong mga threats na laging pwedeng magpababa ng self-efficacy natin. Like what? Number one, pwedeng verbal threats. Somebody will say something to you na masama na ikakababa ng self-efficacy mo. Or number two, pwedeng experiential. We experience failures, babagsak yung self-efficacy natin. Diba? Nag-try ka ng bagong business, nalugi ka, bagsak ang efficacy mo on business. Nag-try kang ipasa ang isang subject, bumagsak ka sa subject na yon, most likely bababa yung efficacy mo in passing subjects. Got that? Now that we know the different threats to our self-efficacy, what are the things that we can do to counter these threats? For today's lecture, magdi-discuss lang ako ng tatlo because of time constraints. Hindi ko na i-discuss yung numbers 2 and 3. Punta na lang kayo sa YouTube channel ko. You watch my entire lecture on this where I talk about numbers 2 and 3. Self-serving bias and self-handicapping. Ang i-discuss ko lang for today, positive self-talk, experience of success, and social modeling. So ano yung positive self-talk? Obviously, these are the words that you say to yourself. Malaki ang kinalaman yan in sustaining your efficacy. The more you talk good about yourself, the more you talk positively to yourself, you say good things to yourself, you emphasize your own strengths. Kaya ko to. Nag-practice ako. Hindi nila ako matatalo. The more you sustain your efficacy, leading to good performance. At ito, hindi lang to gawa-gawa ng popular psychology. We have a lot of evidences to show that positive self-talk is an effective way to sustain efficacy. If you want to read more on that, ito, I highly recommend you read this journal article. Yan. I-zoom in nyo. Take note of the title, download it, and then you read it on your own. Now, let me read to you some of the results coming from this study. Ito. Kayo nilang bahala magbasa ng result. Pause the video if you need to, but their conclusion goes like this. The result of the study showed that self-talk can enhance self-confidence and reduce cognitive anxiety. Furthermore, it is suggested that increases in self-confidence can be regarded as a variable function explaining the facilitating effects of self-talk on performance. The more you talk good to yourself, the more you sustain your efficacy. Bumababa yung cognitive anxiety mo, which is what you need. If you want to be efficient in what you do. Yun kasi yung nagpapabagsak ng efficiency ng tao. Self-doubt, anxiety. So, paano mo ika-counter yun? Talk positively to yourself. Counter the negative statements that you say to yourself. Gawin mong positive statements. And one more interesting thing about positive self-talk, no, according to evidences, is yung effect pala ng positive self-talk, it's not only personal, it can also be social. That means, when you positively talk to another person, you encourage another person. So, imbis na yung sarili mo yung pinapositive self-talk mo, yung isang tao, you say good things about that person, same effects can be observed. Nakakatulong din pala yun. Kung halimbawa, meron kang friend na athlete, tapos gusto mo masustain yung performance niya, anong gawin mo? I-positive talk mo siya. I-emphasize mo yung mga strengths niya. Ipaalala mo sa kanya yung mga successes niya. By doing that,
you will also be increasing that person's self-efficacy. One good illustration how this works, yung nangyari sa NBA last 2015. Diba, sila LeBron James natalo ng Golden State Warriors. But towards the end of the game, habang nag-wind down na yung clock, nag-champion na yung Golden State Warriors, yung mga cameramen caught this image or this scene. Si LeBron James, hindi siya na-down, na natatalo, na matatalo na sila ng Golden State. Tinawag niya si Kyrie Irving, and then he was seen saying these words to Kyrie, "We'll be back." Anong sinasabi ni LeBron James? Magpakasaya ang Golden State ngayon kasi next year, sure ball, tayo ang mananalo. That's self-efficacy. Right? Anong ginagawa ni LeBron dito? He is trying to sustain the efficacy of his team, Kyrie and company. And to make the long story short, fast forward, next season started, 2016, boom! Ano nangyari? Nagkatotoo nga yung sinabi ni LeBron that they'll be back to win the championship. So, noong 2016, tinalo naman nila yung Golden State Warriors. They won the championship. So, one of the predicting factors, bakit nakabalik yung Cleveland against a championship loss? Because they were able to sustain their self-efficacy via the leadership of LeBron James. Kaya huwag din natin i-underestimate yung leadership skills ni LeBron James. And another thing we can learn here is one component of a good leader is his or her ability to sustain the efficacy of the team, which LeBron did in this part of history. You know, another lesson we can learn here is let's not underestimate the power of words. Ang sabi ni Solomon, di ba? Words satisfy the soul as food satisfies the stomach. The right words on a person's lips brings satisfaction. Biblically, scientifically, this idea makes sense. Again, this is a good example how spiritual teaching can intersect with scientific findings. Let's not underestimate the power of our words. Kaya maging maingat tayo kung anong mga words ang sinasabi natin sa mga sarili natin, pati na rin sa ibang tao. Next, another way to sustain our efficacy is through the experience of success. Studies show that there is a direct relationship between experience of success and self-efficacy. In a more simpler term, ang ibig sabihin lang yan, mas marami kang na-experience na success, tagumpay sa buhay. Ano nangyayari? Mas tumataas ang self-efficacy mo. Yan yung ibig sabihin ng direct and strong relationship if you remember your psychological statistics. Higher experience of success, higher self-efficacy. And that's the reason why in the field of sports, the greats, Michael Jordan, Kobe Bryant, bakit sila great? Ano ang common denominator nila? They have experienced numerous successes. Ilang beses na nag-game-winning shot si Michael Jordan? Ilang beses na nag-game-winning shot si Kobe Bryant? Ilang beses na nanalo ng championship si Michael Jordan? Ilang beses na nanalo ng championship si Kobe Bryant? Anong sagot? Marami. And those successes, those game-winning shots, those championships gradually increased their self-efficacy as basketball athletes. Kaya kung titignan mo, yan yung common denominator ni Jordan tsaka ni Bryant. Ang taas ng self-confidence nila sa paglalaro ng basketball. Got that? Biblical example of the principle experience of success increases self-efficacy yung nangyari kay David na dati-rating shepherd later on became king of Israel, King David. You can read this in this part of the scriptures, no? So I want to emphasize here the self-efficacy of David when he volunteered himself to fight Goliath. Of course, many of you know the story, right? Merong naghahamon ng away, ng battle against Israel, si Goliath, who was a giant. Very experienced, super confident. Ang laki niya, ang titibay ng mga armors niya, so he was daring. Who wants to fight against him? And in the camp of Israel, walang gusto na labanan si Goliath. Everyone had low self-efficacy except for one guy by the name of David. A very simple shepherd. So pumunta si David kay King Saul. King Saul was the king during that time. When Goliath was
challenging them. David said to Saul, "Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him." I want to emphasize on the yellow words. This statement, would you agree? This is a statement of efficacy. Hindi mo sasabihin yan, hindi mo i-volunteer sarili mo na labanan ng isang higante kung alam mong o kung mababa ang efficacy mo. But the fact that David did, i-volunteer niya yung sarili niya to fight that experienced giant, tells you mataas ang efficacy niya. The question now is, saan galing yung efficacy ni David? Bakit ganyan kataas? Very interesting. I-connect natin doon sa pinag-uusapan natin. Experience of success. If you notice in verse 33, si Saul nga mismo, hindi mababa yung efficacy niya for David eh. Sa tingin niya, hindi mananalo to kasi bata pa si David niyan. Kumbaga, adolescent pa lang, patpatin pa. Kakarnihin lang niya ni Goliath. But David insisted that he will fight Goliath. Tingnan niyo, saan nanggagaling yung confidence niya? He went back to his success. Ano yung ginawa niyang reason para payagan siya ni Saul to fight Goliath? Ninarrate niya yung success niya as a shepherd. Because that was his first job, no? Si David, he was a shepherd. Nag-aalaga siya ng mga sheep ng tatay niya. So ang sinabi niya, "When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I seized it by its hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear." Ano ang point dito? Kaya confident si David kasi ang naaalala niya yung past success niya. Nakapatay siya using his bare hands, lion and bear. Siguro naman, mag-a-agree kayo na kapag may ganyan kayong ability, nakakapatay kayo ng leon, nakakapatay kayo ng bear, using your bare hands, tataas talaga yung confidence ninyo. Nagigets nyo? So going back here, where is David getting his self-efficacy in presenting himself to fight Goliath? From his experience of success. Nakukuha ninyo. Oh, let's use this principle and apply it in different situations. So, application number one, when efficacy is low, what can you do? You need to experience success. That's one of the reasons kung bakit ang tao bababa ang self-confidence. Masyado na siyang maraming failures and losses na nararanasan. Para ma-recover yan, para mag-jumpstart ulit yung confidence ng tao, kailangan niya maka-experience ng success. Kailangan naman niyang manalo. Kasi sawang-sawa na siya matalo. Kailangan naman niyang ma-feel na siya naman yung tama. Kasi lagi na lang ine-emphasize yung mali niya. Nagigigets ninyo? Kaya balik na naman tayo doon sa UAAP. This is the crucial point. Game 2. Tinambakan tayo ng 30 points. Game 1. Na-recover natin yung efficacy natin. Kasi nakapanalo tayo against UP noong Game 2. Nagigets ninyo? So yung mga mabababa ang self-confidence dyan, isip kayo ng mga tasks na makaka-experience kayo ng success para ma-jumpstart ulit yung self-efficacy ninyo. Application number 2, no, in connection to this idea, kinakailangan para mapataas natin yung efficacy ng mga tao sa paligid natin, let's learn how to appreciate the efforts of others. Sa simpleng Tagalog, pansinin naman natin yung tama nilang ginagawa. Again, going back to that previous slide, this really decreases a person's efficacy. Pinapababa mo yung confidence ng tao kung lagi mo na lang pinapoint out yung mali niya. O, kaya, ano ang pwede mong gawin para tumaas ang efficacy niya? I-recognize mo naman yung mga tamang ginawa niya. O, kaya nga ito, mababa efficacy nito eh. Sa dami ng ginawa mong tama, mga mali mo pa din ang napupunan nila. O, kapag may isang tao na ito yung sinasabi niya, mababa ang efficacy niyan. And how can you help this person? Palitan mo naman yung pattern. Pansinin mo naman yung tama, yung maganda na ginagawa niya. And that's the reason why we do the following days. Merong social psychology dyan. Why do we celebrate Father's Day, Mother's Day, Grandparents' Day? Because again, what's the word? We want to appreciate the efforts of people around us. And that increases their efficacy. Kaya yung mga tatay during Father's Day, yung mga nanay during Mother's Day, yung mga grandparents during Grandparents' Day,
tumataas yung efficacy nila along with self-esteem because we value them on this day. Kaya gumaganda ang mental health ng mga tao during these days eh, because the world, the community appreciates them, appreciates the good things that they do. Tumataas yung self-efficacy nila, gumaganda yung mental health. Pero ang point ko dito, hindi naman kinakailangan aantayin pa natin yung mga araw na yan to appreciate the people that we love. Amen? Why don't we do this every day? Let's make it a habit. Na tuwing meron tayong ma-encounter na tao, i-appreciate natin yung magandang bagay na ginagawa nila. Instead of dinidiin natin sila sa mga mali. Although you can point out, pwede mo namang i-point out yung mga mali na ginagawa nila. That's also important for them to know what to correct and be better. Pero wag lang yun. Diba? After you point out what's wrong, after you point out the weakness, punta ka naman sa strength. But in our culture today, kasi ang hilig-hilig natin maghanap ng weakness eh. Tapos yun yung i-emphasize natin. Yun yung ipopost mo sa social media para mapahiya yung tao. Oh my goodness. Again, that's one of the reasons why ang social media very strong predictor of poor mental health because of those patterns that happen in social media. Okay? Number 5, or the third one, how to sustain our self-efficacy, social modeling. Namo-model ang pagkakaroon ng mataas na confidence. So kapag meron kang nakikitang tao sa buhay mo na mataas ang confidence niya, nakakatulong yon para ikaw mismo maging mataas ang confidence mo. You get inspired by someone who has healthy self-efficacy. It can be contagious. Tagalog, nakakahawa yan. Again, going back to my LeBron example, kaya nakabalik yung Cleveland the next season to win the championship kasi yung mga teammates ni LeBron nahawa sa self-efficacy niya. Outside sports, you go inside the family. That's one of the reasons why ang number one model dapat ng self-efficacy ng isang bata would be who? The parents. That's very important. In the future, tandaan nyo to, when you become parents yourselves, you should be the role model of self-efficacy to your children. Namo-model nyo yan. Kung gaano kataas ang self-confidence ng parents sa mga sarili nila, ganun din more or less yung nagiging self-confidence ng bata. Because they simply imitate the things that they see from their parents. One interesting study to support that. Ito, medyo negative yung example. No? In this study, they found out that those parents na mababa ang efficacy, kaya nga sila depressed. That's one of the strongest predictors of depression, low self-efficacy. Yung mga depressed parents end up having children who are also depressed. So kung mababa ang efficacy ng mga parents leading to depression, ganun din yung nangyayari sa mga anak nila. Let me read to you an excerpt coming from this article. And it's not good. Nakakalungkot. But it's true. Sabi dito, approximately 1/3 of the children of the depressed mothers, again, mabababa ang efficacy, were found to have a current psychiatric disorder. So yung mga anak ng mga mothers who are depressed, most likely may psychiatric disorder, including disruptive behavior, anxiety, depressive disorders. The children's lifetime prevalence, ibig sabihin, nadadala nila ito even in advanced developmental stages. Nadadala nila to sa adolescence hanggang sa maging adult sila. What are the numbers? The children's lifetime prevalence of psychiatric disorders was 45% and similarly included disruptive behavior, anxiety, and depressive disorders. Those are the numbers. These numbers are high. 45%, 29%, 20%, 19%. All these bad things in the psyche happen. Why? Because these children have modeled from their parents having low self-efficacy. In fact, you can also use this idea to explain why ang pagiging teenage parent is a risk factor to a child's development. We talk about this in developmental psychology. Pero i-relate natin sa social psychology. Bakit risk factor? Bakit maraming masamang nangyayari sa mental life ng bata kapag yung parent niya masyado pang bata? 13 years old, 14 years old, and we have data for that. Now we know the answer. One of the reasons is kasi yung mga magulang, yung mga teenage parents, mababa ang efficacy.
Kasi wala pa silang napapatunayan sa buhay. Wala pa silang masyadong mga successes. Hindi pa buong-buo yung confidence nila sa sarili nila. Tapos naging parents sila. So, yung mababang self-efficacy nila, given their developmental age, yun ngayon yung mamomodel ng mga anak nila. Leading to this possible scenario. Again, ha, sabi ko possible, hindi sure ball. Kasi pwede laging may mangyayaring iba that may prevent these events from happening. Diba? Pero in general, yan yung nagiging cycle. The parent is a teenager with low self-efficacy, maraming insecurity pa, naging parent na, paano niya pine-parent yung bata? E di yun yung nakikita nung bata sa parent niya. Mababa yung efficacy, maraming insecurity. Now, don't get me wrong, ha? Baka ma-misquote na naman ako dito. I am not saying that teenage parents cannot be good parents. I know a lot of teenage parents who are good parents, but they have to work double time. They have to work harder to overcome this weakness of having low efficacy. Nakukuha ninyo. Pwede pa rin silang maging mabuting magulang. It's just that ito talaga yung risk na dapat nilang ma-overcome para hindi maapektuhan negatively yung anak nila. Alright? So in summary, how do you protect self-efficacy? I discussed numbers 1, 4, and 5. Kayo nilang bahala magbasa o manood ng numbers 2 and 3 in my lecture. And also, ito optional lang ito. If you have more time and you want to further understand self-efficacy, meron akong lecture na ginawa on the psychology of godly confidence, wherein I differentiated self-efficacy from godly efficacy. Iba kasi yun eh. Yung self-efficacy na sinasabi ni Bandura, yung confidence mo galing sa sarili mo. Pero in this variant of self-efficacy, I discussed the possibility that our efficacy can come from a divine source. Yun yung godly confidence. And I argue in this lecture na mas sustainable, mas maganda yung pagkakaroon ng godly efficacy than having self-efficacy. In fact, going back to my previous slide on David a while ago, mabilis lang, no? Yung kay David dito, hindi nga ito self-efficacy eh. Godly efficacy ito. Kasi tignan nyo, after niya sinabi yung achievement niya, na nakakapatay siya ng lion and bear using his bare hands. Did he attribute this to himself? No. Look at the next yellow line here in verse 37. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of the Philistine. So he's like saying, yes, I'm able to do this, but this is not because of me. Kaya ako to nagawa kasi meron akong supernatural being na tumutulong sa akin. Divine being called God. Nagigets nyo? Yun yung sinasabi kong godly confidence in this lecture. So panoorin nyo. If you have time. Optional, it's not a requirement. Okay? Now, last one, let's move on to self-presentation. Ito na yung last concept natin for this lecture series, no? This is a person's awareness that we are being watched by others. Yan yung ibig sabihin ng self-presentation. In fact, ang complete name nito is self-presentation theory. It's a theory. So, ang sinasabi niyong theory is, number one, as social beings, we are always aware that there are eyes around us. And these eyes, yung mga mata na yan ng ibang tao, laging nakatingin sa atin. At ang sabi niyong theory, once we have that awareness that other people are always looking at us, ang response natin is impression management. We manage our impressions. Nagigets ninyo? So, self-presentation is the theory. Impression management is what we do given the assumption of the theory. Got that? So, ano ang definition ng impression management? How do we manage our impressions knowing the fact that other people are looking at us? Number one, we have a tendency to appear better than others. Lahat ng social creatures yan ang tendency. The moment that we sense that people are looking at us, gusto natin, we appear normal to them or better, mas magaling, mas pogi, mas maganda tayo sa kanila. Nagigets ninyo? One very simple example of this, taking pictures. Halimbawa, nag-announce ako ngayon, class, magte-take photos tayo ngayon. Anong una niyong gagawin? Mag-aayos ng sarili. Bakit? Yung pag-aayos ng sarili, that's a form of impression management. Kasi gusto mo,
kapag kinuhanan ka ng picture, maganda ka. Maayos ka. In fact, gusto mo, mas maganda ka compared to others who are in the photo. Diba? Kaya kayo nag-aayos. Wala naman siguro dito na kapag in-announce ko na magpapapicture, magdudungis siya. Meron bang ganon? Yung bago siya magpapicture, dudumihan niya yung mukha niya? Of course not. Gusto mo presentable yung mukha mo. Because you are managing impressions. You are wired to do that given the fact that you are a social creature. And not only that, kapag na-take na yung photo, ano yung una mong gustong gawin? Titignan mo yung photo, di ba? Sino una mo titignan? Sino una mo nga hanapin? Sino? Sarili mo. Titignan mo kung okay ba yung kuha mo. And the moment you sense na hindi okay yung kuha mo, anong gagawin mo? Papaulit mo yung picture. Isa pa. Diba? Yun eh. Bakit gusto mo ng isa pang take? That's a form of impression management. Nagigets ninyo? Now, a related concept to impression management, specifically number one, no, tendency to appear better than others, is the Hawthorne effect in I.O. psychology. Alam niyo naman yung I.O. psychology, no? The application of psychological concepts in the workplace. Anong ibig sabihin ng Hawthorne effect? When employees tend to perform better, mas marami silang effort na ginagawa, mas nagsisipag sila kapag alam nilang nakatingin si boss. Pero pag wala si boss, tatamad-tamad. Facebook ng Facebook, chismisan ng chismisan, walang trabahong na-accomplish. But the eyes of the boss is here. Yung mga supervisors nagkalat dyan, let's perform better. O, diba? Impression management yan eh. In the field of the workplace. Kaya ang application dyan, no, in connection to Hawthorne effect and impression management is, they are beginning to phase out yung ganyang setup ng mga offices where maraming cubicles. Ang danger kasi dyan, hindi ka nakikita ng ibang mga tao. Ang taas ng privacy mo dyan. You don't feel that other people are looking at you because you are being covered by your cubicle. And you have a tendency, according to studies, no, you have a tendency to slack off. Kaya may mga empleyado tatamad-tamad. Hindi nagtatrabaho kasi alam nila wala namang makakita ng mga ginagawa nila. Kaya ang mga modern designs na ng mga offices ngayon, ganyan. Wala ng cubicle. Open space so that everyone can see everyone. And that awareness that people can see what you're doing will initiate impression management. Gagalingan mo. Kasi gusto mo na maging mas magaling kumpara sa mga office mates mo. Gusto mo makita ka nila na masipag ka. No? Which is a good thing. In the process of managing your impression, tumataas yung work efficiency. Kaya yung mga modern offices ngayon, wala na mga cubicles. No? Ganyan na. Open space. Okay, yan yung application ng impression management in the workplace. Now, why do we want to look good? Why do we want to look good sa impression management? Because pwede mo i-connect to sa hierarchy of needs ni Maslow by looking good. That is one way for us that we can be socially accepted. Yan naman talaga ang one of the basic rules in the social world, no? Human beings are more likely to accept people who appear normal, who appear good, or who appear above average. And that's what we want. We want to be accepted in groups. We want to be praised by others. And one way to do that is to make sure that we always show to people good impressions. Got that? Parang nasisecure natin yung love and belongingness needs natin in the language of Maslow by managing our impressions. Kaya nga, in connection to this, no, I would like you to think about this thing. Yung mga reality shows, so-called reality shows that we see in television, in the internet, totoong behaviors kaya yung mga nakikita natin from those characters? Kasi yan yung pinagmamalaki ng mga reality shows eh. Bakit daw masaya manood ng reality shows? Because you see the genuineness of the characters in the reality show. Like for instance, Pinoy Big Brother. Yan daw ang drama ng tunay na buhay. Yan daw talaga ang mga tunay na ugali ng mga characters in the show. Should you believe that? Well, knowing impression management, dahil nag-aaral ka ng social psychology, you know that this assumption is wrong. The fact that these characters within the bahay ni Kuya know that they are being watched by millions of people
most likely hindi magiging genuine yan. Ang gagawin ng mga yan, ang sasabihin ng mga yan are all forms of managing impressions para hindi sila ma-kick out sa bahay ni Kuya. That's why I don't think yung mga behaviors na nakikita natin from these shows, yan yung tunay na behaviors nila. Most of the time, they are faking their behaviors because they know they are being watched by others. Impression management. The same thing with being an artista. Di ba marami tayong mga naririnig ng mga news na yung mga artista na kakilala natin, hindi naman talaga sila ganon. Yung character na pinapakita nila in show business, when they are being interviewed by Boy Abunda, pag kinakausap sila ni OG Diaz, ni Mama O, hindi naman talaga sila ganon. Outside the interview, nag-iiba sila. Why? Kasi bilang artista, yan talaga ang trabaho mo. To manage the impressions of the public. Kontrabida character mo, you should talk like a kontrabida. Bida ang character mo, you should act like a bida. Oh, kaya that's also one of the reasons why a common experience sa mga artista, yung fame burnout. If you have heard of the term, no? Ibig sabihin ng fame burnout is when these actors and actresses become so tired of the fact that people are always looking at them. They are crying out to be just themselves. But given their jobs, it's very hard just to be themselves. They have to sustain the impression that they want the social world to see from them. Oh, kaya yun nga lang, no, merong tipping point yan. Na kapag sobra na, hindi na nila napapakita kung sino talaga sila, ayun na, fame burnout na. That's the result of excessive impression management. Okay? Another way to define impression management is we conform, we blend with others to feel accepted or normal. Gets nyo? Yung number one, ano yung unang expression ng impression management? Ito, we want to appear normal or better than others. Number two is we want to blend with the majority. That's another form of impression management. We want to be just like other people para tanggapin nila tayo within their groups. One good example of this, idaan ko sa isang case. Just pause the lecture if you need to, but just focus on the red words. Ayan, ito yung case na papakitaan ko kayo kung paano i-apply tong number 2, no? So just read the case. Merong tumatakbo ng bagong kandidato. Tuturuan mo siya ng applications ng impression management. So anong gagawin mo? And by the way, let me emphasize, this is Philippine setting, ha. Dapat ano, politics ng Pilipinas kasi unique 'yan eh compared to other politics in different parts of the world. So anong sagot dito? Ano yung dapat mong ituro sa kandidato mo? Because you are a political psychologist here, right? What should you teach your candidate? You need to teach your candidate how to develop a positive social impression to the voters. Kailangan iparating mo sa mga boboto sa'yo na isa ka sa kanila, na naiintindihan mo yung pinagdaraanan nila. Kasi yung pinagdaraanan nila, pinagdaanan mo rin. You get what I'm talking about? And in the context of the Philippines, sino itong grupo ng mga tao na dapat mong makuha ang loob para manalo ka sa eleksyon? Yung mga mahihirap. Because as you know, no, ang bulk, maraming mga botante nang gagaling sa poverty line. Kaya kapag nakuha mo ang puso at isipan ng mga nasa poverty line, most likely mananalo ka sa eleksyon. That's the name of the game in Philippine politics. So going back, what should you do? What should you tell your candidate? Kung gusto mong ligawan yung mga mahihirap, anong gagawin mo? Ipakita mo sa kanila, i-manage mo yung impression that you are one of them, na naiintindihan mo ang mundo ng pagiging mahirap. Yun. So this is what you should be telling your client. Ipakita mo sa mga mahihirap na mahirap ka din kagaya nila. Naiintindihan mo ang mundo, ang problema, ang mga issues ng isang mahirap. And the more you're successful in creating an impression like this, the more likely that you're gonna win the elections. Oh, kaya si Yorme Isko nanalo eh. Landslide nung tumakbo siyang mayor ng Maynila. Kasi yan yung tagline niya eh. Dati akong basurero, dati akong mahirap, at totoo naman. This is public knowledge that Yorme Isko
during his childhood years, talagang laking hirap yan. Lumaki yan sa Smoky Mountain. Smoky Mountain yun yung bagsakan ng mga basura ng Metro Manila. Doon sila nakatira. Oh. So nung nakita ng mga mahihirap na, uy, etong mayor na to, alam yung mga problema natin, alam yung mga issues natin, naiintindihan niya tayo, let's vote for him. Nanalo against ERAP. Oh, pero in fairness, bago naman nanalo si Yormi, si ERAP din naging maganda ang political career due to that political strategy. He was so good in managing the impression that he understands the poor. Kaya nga meron tayong jeep ni ERAP eh. Diba kasi yung jeep, ano yan eh? Symbol yan. Symbol yan ng isang pamilyang Pilipino na nasa kahirapan. Pinangbubuhay ang pag-jeep. Oh, kaya gumawa ng jeep ni ERAP. Kaisa siya. Kaisa niya. O naiintindihan niya ang mundo ng mga jeepney drivers. Kasi mahirap din daw siya. O, pero i-research na lang kung totoo bang ang mga si Joseph Estrada eh dating mahirap. Ha? Minsan kasi hindi tugma yung impression na pinapakita mo sa totoong nangyari sa iyo. Most of the time there is a disconnect na yung pinapakita mo sa public, yung sinasabi mo sa public, hindi totoo 'yon sa tunay na buhay mo. Okay, ganun talaga sa politics, 'di ba? That's the norm. Hindi na mahalaga kung totoo pa ba yung impression na pinapakita mo. The same thing with Manny Villar. Diba? The very popular tagline nung tumakbo siya as president, sipag at tiyaga. Naligo ka na ba sa dagat ng basura? Diba yan yung ano niya, campaign jingle niya? Oh. Bakit niya ginagawa yon? Bakit ganon ang messaging? Impression management para makuha ang loob ng mga mahihirap. O i-research na lang. Si Manny Villar ba? Tsaka si Cynthia Villar, dati ba sila talagang mahirap? Talagang nagdaan ba sila sa kahirapan? O i-research nyo. And find out for yourselves if the impression that they're projecting is in line with their historical experience. O, kaya na lang bahala mag-research dyan, no? But anyway, going back to this case, meron pa tayong isang sasagutin dito. So anong ituturo mo doon sa client mo? Iparating mo na mahirap din siya. Second, ano yung bagay na dapat niyang paghandaan? Kasi nga, rookie siya. Kakalabanin niya mga veteran politicians. Oh, ano yung dapat niyang paghandaan? As a rookie politician, kapag sumabak na siya sa election period. Oh, ang sagot dyan, still in connection to impression management, paghandaan niya na sisiraan siya. Because that's another application of impression management, ito negative application. Having good impressions will make people accept you. Therefore, ano yung baliktad nun? If you have a bad impression, people are more likely to reject you. Hindi ka iboboto. Kaya isa sa mga political strategies na ginagamit sa eleksyon sa Pilipinas ay sirain mo yung pangalan ng kalaban mo. And how many times have we seen this happen? Especially during election period. Yung mga scandals, yung mga past issues, yung mga quote-unquote baho ng mga political candidates lumalabas tuwing election. But before the election, wala ka naman naririnig against these people, right? But during elections, oh my goodness, labasan ng mga skeletons in the closet. Why? Anong social psychology doon? They are hoping that those skeletons will give their opponents bad impressions, which in turn will become people will not vote for them. Nagigets nyo? O halimbawa, itong batch na to na tumakbo ng pagiging presidente, anong mga scandals ang nilabas against these people? Si Binay daw, na muntik nang manalo during that time, nagnakaw ng malaking pera sa pagpapagawa ng simpleng parking lot, parking building sa Makati. Kumupit daw ng milyong-milyong pera. O, nasira siya dyan. Kaya bumaba yung ano niya, survey niya. Kumonti yung mga tao na gustong bumoto sa kanya. Anong binato kay Grace po? If you remember, hindi raw siya Filipino citizen. American citizen daw siya. Oh, kaya maraming mga naninira kay Grace po during that time, gusto niyo ba magkaroon ng presidente na kano? Na 50-50 sa pagiging Pilipino? Yan ang binato sa kanya. During that time, anong binato kay Senator Miriam Defensor Santiago? Eh meron na siyang sakit.
And during that time, diba, she was suffering from cancer. So, sinasabi nila na wag na natin iboto si Ma'am. No? Kasi masama sa presidente yung laging stress, lalong-lalo na kapag may cancer. So, magpahinga na lang po tayo. Yun. Medyo nice sila kay Senator Miriam because of her condition. The rest talagang harsh, no? Magnanakaw. Oh, tapos dual citizen. Eh, lalo na kay ano, kay ex-president Digong. Diyan lumabas yung mga Davao Death Squad. Diyan lumabas yung mga EJ case niya sa Davao when he was a mayor. Diba? But you get the point, no? That's negative application of impression management. Ilabas mo yung mga baho ng mga kalaban mo para masira yung impression sa kanila ng public. The public will not vote for them. O, ibalik natin kay Yorme. Ano naman yung binato kay Yorme? Galit na galit si ex-president Digong dyan. Kasi hindi naman niya yata kapartido si Yorme Isko, di ba? Ilang beses sinabi ni President Digong yung dating trabaho ni Yorme Isko, wherein anong ginagawa ni Yorme Isko noon, gumagawa siya ng mga R-18 movies. And open knowledge naman talaga yan. Diba? O, so kaya nga ito yung sinabi ni President Digong, hindi ko na lang babasahin. Yan. Gusto nyo ba yung next president nyo? Ganyan? O, nagpapakita ng kanyang, alam nyo na. O, bakit ginagawa ni ex-president yon? Para sirain yung impression ni Yorme Isko. O, BBM, may binato rin sa kanya, di ba? Hindi nagbabayad ng tax yan, ang daming ninakaw niya during the time of his father, so on and so forth. All this happen in Philippine politics to destroy the opponent's impression. Kaya, one of the social skills that dapat nating matutunan in connection to impression management is we really have to protect with our lives our reputation. Ang tawag dyan in social psych, reputation management. That's very important. Marami kang magandang magagawa sa society, maraming mga tao ang tatanggap sa'yo kapag maganda ang reputasyon mo. A good name is very important. Let's not underestimate having a good name. Hindi pwede yung sasabihin mo na lang lagi na, wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Given impression management, dapat magkaroon ka ng pakialam. Dapat mabother ka. Kapag may mga bagay na sinasabi yung mga tao sa'yo na hindi totoo and it's destroying your impression. Hindi pwede yung laging NR ka. Kasi di ba may mga ganyan nagtuturo? Eh alam mo namang hindi totoo eh. No response ka na lang. Depende rin. Pag sobrang negative, sobrang lala ng binabato sa yung issue at nasisira na yung pangalan mo, you have to speak up to sustain your reputation. Di ba sabi nga ni Paring Warren eh, it takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently. Ingatan natin yung mga pangalan natin. Let's speak up kung merong binabato sa ating hindi totoo. And more importantly, huwag tayong gagawa ng mga kalokohan na alam natin baka ikasira ng pangalan natin. Especially in the age of social media. Oh my goodness, don't you agree? May gawin ka lang isang masama, nakuhanan ka ng video, i-upload yung video sa Facebook, sa YouTube, magva-viral ka, wasak ang pangalan mo. And it's so hard to undo those things in the internet. Do you agree? Ang hirap i-delete ng mga yan. It will immortalize you. Kahit na wala ka na sa mundo, kinuha ka na ni Lord, nandun pa rin yung issue, naka-upload. So ang magsasuffer ngayon, yung mga anak mo na, yung pamilya mo. Kaya please lang, let's be extra careful about the things that we do in the social world. Lalong-lalo na kapag nagpapakuha ka ng mga videos, just always remember someone is always watching. Diba? Sabi ni Solomon, a good name is to be desired than great wealth. Favor is better than silver and gold. Remember that. This is in line with social psychology. Alright? So in summary, napahaba yung lecture natin ngayon, no? Oh, important psychological resources in the social world. Ito na yung combination ng part 1 and part 2 of my lecture. Number 1, ano yung mga dapat meron ka? Accurate self-concept. Number 2, average self-esteem. Number 3, healthy self-efficacy. And number 4, maintaining a good name. The more you have these 4, the better your interactions would be within the social world.
And in summary, ito na yung last slide ko for this lecture. Anong pinag-usapan natin? How social world influences the psyche. The social world influences these four aspects of our psyche. Self-concept, self-esteem, self-efficacy, self-presentation. But it doesn't stop there. Kapag na-shape na ng social world itong apat na to, yan naman yung gagamitin natin kung paano in turn makipag-interact with the social world. So it just bounces back to the social world. Social world shapes us to be this way. Our shape, that's what we will use to interact in return to the social world. Oh, kaya ang laki-laki ng significance, no, kung anong klaseng mga tao sa paligid natin yung nagsha-shape sa atin. We have to check the quality of the social world and ensure na maganda yung quality niyan para magiging maganda to. At pag naging maganda yan, magiging maganda yung quality ng interaction natin with other people. Okay? So that ends our lecture series on the self in the social world. If you have any questions, comments, especially sa two concepts for today, self-efficacy and self-presentation, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. Until next time, God bless everyone. Bye-bye.